Yon. So, good day guys. Welcome back to my channel, Doc Rodsky TV. So, today's vlog, pag-usapan naman natin paano ba gumawa, ano ba ang laman, at of course, mga tips galing sa akin sa pagsulat ng inyong statement of the problem. So, itong SOP, kung tawagin ng mga panel, ay bahagi ng chapter 1 ng inyong research. Ilan ba kailangan ng statement? Ano-ano ba yung dapat na ilagay? At ano yung mga dapat pang i-consider? So, meron ka ng title na na-approve. Ayan na, yung title natin, ang tawag dyan sa ating mga panelists ay working title. Mula doon sa inyong title defense, sa inyong pre-oral defense, at sa final defense, nakikita kasi yung development ng study. Kumbaga, meron tayong na-propose, na-approve ng panel, then on the process of the study, maaaring si panel, lalo na yung chairman, upon his or her approval, ay magkaroon ng changes. Maaaring yung title, lagyan pa ng output or yung OBE natin, or maaaring i-paraphrase yung title ninyo to tailor fit sa inyong study. Ayan. So, sunod naman yung introduction tsaka yung BOS o yung background of the study na napag-usapan natin sa previous vlog doon sa part 3 no, na vlog series natin. Yun nga, yung meron tayong mga 80-20 to 90-10 ratio, tapos yung gap, yung phenomenon, no, yung mga RA, yung mga DepEd memo, circular, etc. So, you've learned that sa pagsulat ng introduction tsaka ng BOS. Ngayon, ano ba kahalagan ng SOP? Kumbaga sa buong sistema natin ng lipunan, no, the basic unit is the family, no? Sa paaralan, yung curriculum, no? Sa ating physical system, yung ating heart, yung ating heart, yung ating brain, no, that serves as the main organ ng ating physicalities. Sa research naman, no, I can consider na isa yan sa puso ng inyong research. Yan ang magbibigay ng direksyon sa iyong gagawin. Of course, naka-anchor dito doon sa title, no? So, ulitin ko, lahat dapat ng ating ilalagay sa buong bahagi ng ating research naka-anchor doon sa ating title para hindi tayo maligaw, no, at hindi maiba yung landas na natahakin ng iyong hinihingi na output. Okay? Kumbaga sa simpleng salitaan, usapan, pag ang hinahanap pusa, dapat ang isagot mo pusa. Pag hinahanap aso, aso. Ganon. No? Tugma, tugma. Alright. So, ito yung mga tips ko naman sa inyo sa pagsulat ng SOP or ng statement of the problem. Una, tingnan natin ano ba yung mga variables na nakapresent doon sa ating title. No? Then, alamin nyo rin, ano ba yung uri ng research na iyong ginagawa? Maaring yan ay plain na ano lang, descriptive lang. So, pag full ano siya, pure descriptive, hindi mo kailangan ng hypothesis. No? So, yan ang tip ko. May nakikita ako ng mga researches, lalo sa senior high school. Purely descriptive lang naman, pero hinahanapan ng hypothesis. Hindi mo kailangan ng hypothesis pag ano siya, ha? Pure descriptive. Pero kung ang iyong research ay correlational, experimental, yan, kailangan mo ng ano dyan, ng hypothesis. Kasi, kukunin mo yung significance, testing of the significance, maaaring significant differences or significant relationship ang iyong hahanapin. So, tingnan natin yon. Tapos, pangatlo, ano yung flow ng iyong SOP or ng iyong study? So, mula doon sa kailangan na variables, ano yung proseso na gagawin mo
at yung doong sa hinihingi na output ng study. Dahil tiyak yung SOP mo naka-anchor sa title, then doon naman kay SOP a-ankla yung iyong instrument of the study o yung tinatawag na questionnaires. So kung ano yung tanong, yun naman ang ating gagawa ng questionnaire. O yung statement, gagawa din ng instrument, whether yan ay researcher made or standardized test. So depende yan sa iyong magiging study. And then yung result ni questionnaire, ito na yung flow, no? Kaya mahalaga talaga ng SOP mo ay matibay at maayos at talagang alam yung direksyon ng study mo. After ni questionnaire, kapag yan ay napa-aprubahan o na-validate yan, kung yan ay researcher made at yan ay na-float, no? May proseso kasi yan. Hingi ka ng permiso kung ikaw ay public teacher o kaya kung ikaw ay nasa public service, no, kailangan mong humingi ng ano yan, ng permiso. Maaaring sa superintendent, sa division, and then papunta ng principal and dun sa mga respondents mo. Sa mas dyanti naman, maaaring sa principal ninyo, kay teacher, dun sa inyong mga respondents. Then after makollect or magather yung data coming from the questionnaire, saka ka naman gagawa nung tinatawag na statistical treatment na dapat din naman naka-anchor din doon sa iyong SOP. Kung hinihingi mo significant relationship, meron diyang tool ng statistics na pwedeng gamitin. Kung significant differences, ganun din. Okay. So, pag nag-gather mo na yung data, magkakaroon ka ng tinatawag na treatment nga ng statistics, then i-interpret mo na yun, then or analyze, then i-present na natin. Doon naman ngayon naka-angkla yung result ng questionnaire, data gathered, yung iyong findings. Yan, sa chapter 4 yan. Then chapter 5, yung summary of findings. Yung summary of findings naman, no, nakita nyo, no, gano'ng kahalaga ng SOP na yan. Yun namang summary of findings, doon naman magbe-base yung iyong conclusion. No? Seselyuhan mo yung findings. You will cement it. No, you will have the final ano yon statement mo na conclusive naman. And then after which, after nung recommendation, yung conclusion, yun namang iyong after naman nung iyong findings, conclusion mo, then lastly yung recommendation mo. Lalo na kung nanghihingi ng proposed project plan, program yung study, eh dapat talaga nakabase lahat yun sa SOP mo. Okay, yung isang familiar word sa inyo, yung GIGO, no? Garbage in, garbage out. Pag yung SOP mo, basura, hindi mo nakuha yung dapat na essence ng iyong research, eh, ang output niyan, junk, basura. Okay, so yun yung mga tips ko sa inyo. Ano ba dapat yung malaman ninyo bago magsulat ng SOP? Okay, so I will give you examples, title muna, tapos yung SOP, yung iba rito, mga naupuan ko sa defense, no? Alamin natin, ano ba yung study niya, yung kanyang research, quantitative ba o qualitative, depende rin yun. No, usually, pag quantitative, ang tawag sa mga sumasagot ng inyong mga questionnaires, respondents. Pag qualitative, ang tawag sa ini-interview nyo ng face-to-face or focus group discussion or kahit man yan ay one-on-one or through social media or other platforms, we call them informants. Yan. No? So, ito yung mga sample na mga research na i-share ko sa inyo para pwede nyo maging reference o maging balangkas at makita nyo paano ba yung flow ng... Okay, so ito yung ating unang sample. Ang title nito, Digitized Storytelling Approach in Teaching the Millennial Kindergarten Learners. So, yung ating ano dyan, independent variable, yung storytelling approach na digitized. Okay? So, yung kanyang magiging independent variables, maaaring yung ano, yung performance ng mga bata during the lesson. Okay, so ito yung statement of the problem. Okay, number one. What topics in reading kindergarten can be discussed through digitized storytelling? So, kailangan mong tingnan yung kanyang curriculum guide o yung tinatawag na table of specification para kung ano yung karapat dapat gamitan. Number two,
What's the adequacy of the digitized storytelling approach materials based on the LRMDS assessment tool? So yung gagamitin mo na tool, kailangan dadaan yan sa ano, evaluation, no, standardized. Number 3, what's the pretest and posttest mean scores? So ito yun. So magkwento ka muna, magturo ka muna nang wala pang ginagamit na approaches. And then after nun, yung significant difference. So bago mo ibinigay yung approach, then after mong binigay yung approach, meron bang pagkakaiba? Meron bang improvement? And then, yung mga challenges, kailangan mo ring tignan, no? Ano ba yung mga naging hindrances para may bigay mo ng maayos, o kaya meron ba mga concerns? Okay, and syempre, yung pinakalas, based on your findings, ano ang pwede recommendation? Maaring isa kanya, enhancement ng kanyang pinili. O pwede namang ano yan, project proposal, o kaya action plan, o depende yan sa mga pwede mong gamitin na ano, na recommendations. So yun, anim yun, so basic sa ano yun, sa isang master thesis. And then kailangan nakakuha yung flow, di ba? Nakita nyo meron siyang flow, ilalam muna ano yung mga dapat pwedeng paggamitan. Then ayun nga, yung materials dumaan sa expert for approval bago gamitin. Then, nag-pretest and post-test siya. Then, malalaman doon kung effective ba yung dinevelop na digitized storytelling materials. Okay. So, yun ang isang example natin. So, guys, kaya nyo yan, no? Basta work closely with your advisor. So, thank you for watching, and I hope na kayo ay natututo at tuloy-tuloy pa sa pagsubaybay dito sa ating series ng research writing. Thank you for watching. Bye-bye.